Ayon kay Gattuso Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Gasgas man sa ating pandinig, hindi pa rin ito maiaalis sa kaisipan at paniniwala ng bawat Pilipino. Ngunit, kung titingnan natin ang mga kabataan sa kasalukuyang panahon, mga kabataang nasasadlak sa mga maling gawain, masasabi pa kaya natin na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Pakinggan ang mensahe ni Yorme Isko sa mga kabataan. Maring ikinikipit balikat na lang natin o ipinagsasawalang bahala ang pinakikinabangan nating kalayaan. Yeah. Pero itong tinatamasa nating kalayaan ngayon ay bagay na pinagbuwisan ang buhay ng mga kababayan natin, Pilipino, na tinawag na bayani ngayon. Noong panahon nila, halos nagkandasira ang mga pamilya, hanap buhay, at pati na mga buhay, katulad na sabi ko kanina. Siguro, at the very least that we can do is we as people or individuals, no? Mano ba naman na sa maliit nating kaparaanan, tayo makiisa sa pamahalaan, tumulong ng kusa at sumunod ng kusa. Yun naman lang maisukli natin sa ating bayan. Wala naman hinihingi sa atin ng pamahalaan kapalit, kundi tanging pagsunod, pakikiayon, nothing more, nothing less. Magkaroon ng mapayapa at maayos na komunidad. So, kaya sa mga bata na, you know, you're taking it lightly and you go out in the streets and you do the riots and everything to harm another person, it is unfair to our heroes. Ang hindi, they did not envision those. Kaya, paalala ko, nabanggit ko naman na kanina. Lumingon sa pinanggalingan na hindi makararating sa paroroon. Sinabi yan ni Rizal. At yan, lagi na lang natin naririnig. Kaya kung hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga mga bagay na ginawa ng mga bayani noong araw, then wala tayong karapatang sabihin na tayo ay Pilipino.